Para ka talagang sira, napapailing na sabi ni Anne. Nakataas ang isang kilay na tinignan ni Brianna ang kaibigan niya. At bakit? Tanong niya. Vacant period nila, kaya nasa kantin sila para mag-merienda. Pareho sila ng kursong kinukuha sa pinakamalaking universidad sa kanilang lalawigan. Siyempre pa, magkasama at magkaklase pa rin sila. Kasi naman, tingin ka na naman ang tingin dyan sa suot mong bracelet. Tapos nakangiti ka pa habang hinahawakan iyan. Anito at ginaya ang ginagawa niya. Kunwari ay may suot din itong bracelet at hinahaplos-haplos iyon. Anong tawag doon sa tingin mo? Di ba nasisiraan? Inismeran niya ito. Ah, ganun. Ako na naman ang nakita mo. Natatawang umnom ito ng soft drinks bago sumagot. Eh kasi naman, nabanggit ko lang si kuya. Nakawala ka na sa sarili mo. Seryoso na ba talaga yan? Nag-iwas siya ng tingin. Kunwari ay inibala niya ang sarili sa pagsubo ng pagkain. Kung ano naman ang sinasabi mo. You know what I'm talking about. Nawalan siya ng kibo. Tama ito sa sinabi nito. Ibinalita kasi nito na bumalik na sa Santa Cruz si Asher. Halos isang taon na rin mula nung debut party niya at isa sa pinakaiingatan niyang inaregalo sa kanya ang bracelet na suot niya. Gawa iyon sa ginto na may nakadornong maliliit na perlas bilang palawit. Iyon ang inirigalo sa kanya ni Asher sa kanyang kaarawan. Tuwing naiisip at namimiss niya ang binata, ay tinitingnan niya ang bracelet na iyon. Kahit sa Maynila ito na malagi sa mga nakalipas na buwan para pamalaan ang mga negosyo ng pamilya nito, madalas pa rin itong umuwi sa bayan nila para dalawin ang pamilya nito. At sinisiguro niya na palagi siyang nasa bahay ng mga Torres kapag naroon ito. Kaya naman nagkaroon siya ng inaasam niyang pagkakataon na makita ng matagal-tagal si Asher. At syempre pa, ang mapalpit ang loob nito sa kanya. Talaga bang hindi ito na mamamalagi ang kuya mo? Paiwas na tanong niya kay Ann. Hindi pa rin siya makapaniwalang bukas ay makikita na uli niya ang kapatid nito. Si Asher na raw ang mamamahala ng Hacienda Torres. Inatake sa kasi sa puso ang ama ng mga itong si Don Juan noong nagdaang buwan. Mabuti na lang at hindi grabe ang naging atake ng matanda at pinayuhan ng doktor na huwag nang gumawa ng mabibigat na trabaho. Si Asher na ang papalit sa ama nito dahil nagretiro na ito sa pamamahala ng Hacienda. Oo nga, ang kulit, anian. Hindi mo pa rin ba nag-o-overcome ang infatuation mo kay kuya? Ang laki mo na, hindi ka pa rin nagpapalit ng crush. Kantsaw nito. Pinaseryoso niya ang mukha. Excuse me, hindi yun infatuation, no? Love yun, love. You heard me. Her friend rolled her eyes, but when Anne saw the seriousness on her face, she let out a sigh. Ano ka ba naman? Bakit hindi ka nalang mag-entertain ng mga lalaking nagkakagusto sa'yo? Di ba noon pa man, sinabi ko na sa'yo na walang patutunguhan yung infatuation mo kay kuya? Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Okay, if you insist that it is love, so be it. But whatever it is that you feel for kuya, matagal ko nang nasabi sa'yo na walang kapupuntahan yan. Kapatid lang ang turing nun sa'yo. Matyagang tao naman ako. I can wait for the day he would finally realize that I'm the one he would want to spend his life forever with. Isa pa, siguradong may pagtingin din niyon sa akin. Hindi lang siguro niya napapansin. Tingnan mo at binigyan niya ako ng mamahaling alahas. May pagmamalaking itinaas niya ang kanang bisig niya kung saan nakasuot ang bracelet. Kung yung sing-sing na family heirloom namin ang ibinigay sa iyo ni kuya, baka maniwala pa ako riyan sa mga kabaliwan mo. Tila bali walang saad nito. Minukuwang niya ito. Anong sinasabi mo? Bigla ay na-curious siya. Oo, our family has a tradition. Ang pinakamatandang anak na lalaki ay mamanahin ng isang singsing na galing pamula sa aming ancestors. Ang singsing na iyon ang ibibigay na sa kanyang mapapangasawa. Technically, kay kuya iyon ibinigay ng mama para ibigay sa babaeng pakakasalan niya. Talaga ha? Yep, kaya huwag kang umasa kasi baka masaktan ka lang. Anito. Tahimik na itinuloy niya ang pagkain. Hindi na siya nagsalita dahil okupado na ang isip niya ng singsing na sinasabi nito. Nahinto sa paghakbang si Brianna at lumiyon sa sala kung saan may nakaupong isang babae. Kauuwi lang niya galing sa eskwela. Hindi niya kilala ang babae. Nagtaka siya nang makitang nag-iisa lang ito roon. Hello, nakangiting bati niya rito. Ngayon lang ata kita nakita rito. Ah, oo. Sagot nito.
May sadya kasi ako kay Don Rodrigo. Ngumiti rin ito, halatang nahihiya. Tumango siya. Tatanungin sana niya ito kung ano ang pangalan nito nang marinig niyang nagsalita ang kanyang mama. Brianna, nandyan ka na pala. Pababa ng grand staircase ang kanyang mama. Kaagapay ang kanyang papa. Sumalubong ito at humalik siya sa pisngi ng mga ito. Yes, ma. Absent kasi yung prop namin sa last subject. Nakilala mo na ba si Bea? Tanong ng papa niya. Napatingin siya rito ngunit agading lumipat sa mama niya. Ang mga mata niya nang mapansing tila na tension ito. Hindi pa po, sagot niya. Rodrigo, anas ng mama niya. Humawak ito sa braso ng papa niya na tila gusto itong pigilan. Makahulugang tilingnan din ito ang papa niya. Pinag-usapan na natin ito, sabi ng kanyang papa. Kumunot ang noo niya. Tila may problema ang mga ito. Idagdag pa ang nakikitinayang helplessness sa mukha ng kanyang ina. What is it? Saglit na nakalimutan niya ang may ibang taong nakakarinig sa pag-uusap nila. Unti-unti siyang nakaramdam ng kaba dahil sa makahulugang pagpalalitan ng tingin ng mga magulang niya. Ilang saglit muna ang lumipas bago sumagot ang papa niya. Bea is your sister. Pahayag nito sa malumanay na tinig. Pakiramdam niya ay namanhid ang buong katawan niya sa narinig. Ang mama niya ay parang maiiyak na hinawakan ang kamay niya. Nahandahan siyang humarap sa babaeng tahimik pa rin nakaupo roon. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman niyang malaki ang magbabago sa buhay niya. Nanlalat ang ibinagsak ni Brianna ang katawan niya sa kama. Agad na umakyat siya sa kwarto niya pagkatapos nilang maghapunan, kasalo ang half-sister niyang si Bea. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Kanina lamang ay ang pagdating ni Asher ang laman ng isipan niya. The next thing she knew, she had a sister who was 5 years older than her. Pilit na ina-absorb ng isip niya ang paliwanag ng kanyang papa kung paano ito nagkaroon ng anak sa labas. Nang minsan daw nang nagkaroon ng kasiyahan sa opisina nito sa Maynila, noon ay nalasing ito. May nangyari dito at sa sekretarya nito na siyang ina ni Bea. Isang beses lang daw iyon nangyari at hindi na naulit kaya hindi inakala ng papa niya na magbubunga iyon. Isa pa pagkatapos niyon ay nag-resign ang sekretarya nito at hindi na nagpakita pa kaya wala nang nabalitaan pa ang kanyang papa tungkol dito. Ngayon lang daw nito nalaman ang tungkol kay Bea. Magpunta ang half-sister niya sa bahay nila at nagpakilala bilang anak ng kanyang papa. May kalahating taon na rin namatay ang ina ni Bea dahil sa isang malubhang karamdaman. Na isang laraw ang lupa ng mga ito para pagpapagamot, ngunit nailit dahil walang maipambayad. Dahil wala ng ibang malalapitan, nagpasya raw si Bea na hanapin ang ama nito. May pagdududa siya sa pagkataon nito at alam niyang ganoon din ang kanyang mga magulang. Kaya nagpasya ang kanyang papa na ipa-DNA ito si Bea para makasiguro. Bungang siya nang makarinig mo ng mahihinang katok sa pinto. Anak, narinig niya ang tawag ng kanyang mama. Umupo siya sa ibabaw ng kama. Pasok ma. Ayos ka lang ba? Tanong nito nang makapasok ito. She nodded silently. Umupo ito paharap sa kanya. I know you're also shocked of what we learned. I'm sorry, anak. Mabilis na umiling siya. Hindi kayo dapat mag-sorry. Wala kayong kasalanan. I know. Just the same, I feel bad dahil alam kong na-disappoint ka. Mataman siyang tinitigan ito. I admit sumama ang loob ko nung una. But Papa admitted his faults and begged for our forgiveness. Kaya okay na ako. Nagkibit balikat siya. Ang inaalala ko ay kayo. I know how much you love Papa. At kayo ang higit na nasasaktan sa pagdating ni Bea rito. Napakabuti mo talagang anak. Malungkot itong mamiti. Matagal nang ipinagtapat sa akin ng papa mo ang tungkol sa pagkakamali niyang iyon. Pero hindi talaga niya inakalang nagkaanak siya kay Cecilia. Anito na ang tinutukoy ang ina ni Bea. Wala nang ibang mapupuntahan ang batang iyon. Madali ko namang natanggap ang tungkol sa kanya dahil may mga naging pagkukulang din ako. Kung hindi nga lang sana ako. Bigla itong huminto at tila nahimasmasan. Ma, nagtakas yan ang bahagyang mamutla ito. May naalala lang anak. Basta sana matanggap mo siya bilang kapatid. Gusto kong magkasundo kayong dalawa. And she just nodded. She was puzzled about her mother's actuations. Paano ay nagmamadali itong lumabas ng kwarto niya na parang biglang may kinatatakutan. Good morning. Ginitian ni Brianna si Bea na siyang bumati sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa porch kung saan siya napiling mag-almasal
Good morning din, bati niya. Sabihin mo na akong mag-breakfast. Naku, hindi na. Mabilis na tanggi nito. No, I insist. Pakibigyan nga siya ng plato. Utos niya sa nakaantabay na katulong. Siguro ay tulog pa si na papa at malungkot naman kung mag-isa lang akong kakain. Ikaw ang bahala. Pati ayaw nito at umupo sa harap kusina. Nagsimula na silang kumain. Naaasiwa siya ng katahimikang bumabalot sa pagitan niya. Kaya nagbukas siya ng pag-uusapan. Sana ay magustuhan mo ang pag-stay mo rito. Wika niya. Oo naman, anito. Ambriana, salamat sa magandang pakikiharap mo sa akin. Hindi ko alam kung tanggap mo ako bilang kapatid, pero umaasa akong magiging magkaibigan tayo. Hindi ko gustong guluhin ang pamilya ninyo. Kaso wala akong ibang pwedeng hinga ng tulong. Gusto ko rin kasing makilala ang tatay ko. Puno ng emosyong saan nito. Nabagbag naman ang kalooban niya. Huwag kang mag-alala. Tanggap ko ng kapatid kita. Nakakaunawa ang sabi niya. Noon ko pa nga iniisip kung ano kaya kung may ate ako. At sa tingin ko, magiging masaya iyon. Salamat. Tila sinsirong sabi nito. Sus para iyon. Namilog ang mga mata niya nang matanaw ang isang bultong naglalakad sa kanilang bakulan. Asher, bulalas niya. Nagpasintabi siya sa kapatid niya at nang mamadaling nilapitan ang binata. Kumusta na? Ang aga mo yatang pumunta rito? Tanong niya. Ayaw mo? Nakangiting tanong nito. Natanawan kasi kita kaya naisip kong puntahan ka na. May bisita kayo. Lumipat ang tingin nito kay Bea. Hinila niya ito palapit sa kapatid niya. I want you to meet Ate Bea. Sister ko. Ate, si Asher. Pakilala niya sa dalawa. Sister? Nakakunot na ang sabi nito. Tumangulang siya bilang pagkumpirma sa sinabi niya. Hindi na ito nagtatong at inilahad ang kamay kay Bea. Hello, nakangiting bati niyo. Hindi ko alam na may maganda palang ate si Brianna. Kumunot ang kanyang noo dahil sa papuring to kay Bea. May minsan ay hindi pa siya ito tinapunan ng ganun katamang at kalagkit na tingin. Hindi naman. Tila nahihiyang tinanggap ni Bea ang pakikipagkamay ni Asher. Nais niyang mag-react nang tila hindi napansin ang dalawa na naroon siya habang nananatiling magkadaop ang mga kamay at nakatingin sa isa't isa. Nang hindi na siya makatiis, ay hinawakan niya sa bisig si Asher at bahagya itong hinila. Bala ko ngang pumunta na sa bahay niyo, buti at napadaan ka rito. Aniya upang maagaw ang atensyon nito. Ganun ba? Mabuti niya lang pala talaga at dumaan ako rito. Saglit lang siyang tinapunan ito nang tingin at muling ibinalik ang mga mata kay Bea. Gusto na niyang mapasimangot dahil doon, ngunit nagpigil siya. Talaga bang dito ka na mamamalagi? Mas maganda nga iyon para hindi ka na mahirapan sa pagbiyahe ng malayo kapag dinadalaw mo sinaan, wika niya. Nilangkapan niya ng entusiasm sa boses niya kahit na nga ba nagsisimula na siyang mainis sa hindi nito pagpansin sa kanya. Oo, at sigurado akong mag-i-enjoy ako sa pagbabalik ko rito. Makahulog ang saad nito. May ngiti sa mga labi nito nang tumingin kay Bea. Ayaw tanggapin ang